Lumangoy si Jordan papunta sa may batuhan sa kabilang ilog. Nakalublob siya hanggang balikat at ulo lang niya ang nasa ibabaw ng tubig. Paglapit niya sa malaking bato, sa may bandang paglikuan ng maliit na ilog, nagulat siya sa nakita niya at natigilan siya. Si Mondatu, nakatayo sa may mababaw na parte ng ilog hanggang hita ang tubig. Nakatago sa likod ng malaking bato, nakasandal ito at may ginagawa sa sarili. Nakapikit ang mga mata. Tahimik lang at hindi gumagalaw si Jordan. Nakalublob pa rin ang buong katawan niya sa tubig habang pinapanood niya si Mon. Inumpisahan din na paglaruan ni Jordan ang sarili niya. Maya-maya pa, bumulong si Joel sa tenga niya, kasabay ng biglang pagpigil ng kamay nito sa bibig niya. Bago siya mapabulala sa gulat, "Huwag kang maingay," ang bulong ulit ni Joel. Makulimlim sa bandang liko ng ilog. Siguro nakasisit si Joel. Kaya hindi na malaya ni Jordan na nasa likuran lang niya si Joel. Unti-unting tinanggal ni Joel ang kamay niya sa bibig ni Jordan, na nakasiguro na siya na hindi mag-iingay ang binata. Halos magkadikit na sila sa may ilalim ng tubig. Nakatayo si Joel sa may bandang likuran ni Jordan. Halos hanggang baywan lang ang tubig. Ngunit nakayuko sila pareho. Kaya ulo lang nila ang nakalutang sa ibabaw ng tubig. Wala pa rin malay si Mon na may nanonood sa kanya. Maya-maya pa, unti-unting dumikit palalo si Joel kay Jordan, hanggang halos nakapatong na ang binti ni Jordan sa may kandungan ni Joel. Nararamdaman ng binata na nakalapit na ang isang kamay ni Joel sa kanyang baywang, habang ang isang kamay naman ay unti-unting lumalatay paakyat sa kanya. Pilit na tinitimpi ni Jordan ang boses na gustong makawala sa bibig niya. Mababaw ang pakinga ni Jordan na tila hinihintay niya ang pagdating ng magaspang na daliri ng sundalo sa maselang parte ng kanyang katawan. Panandali ang naudlot ang hinihintay ni Jordan dahil kinuhay ni Joel ang kamay niya at pinahawakan ni Joel ang harapan kay Jordan. Nang mahawakan na ni Jordan si Joel, bumalik si Joel sa balak niya at hindi na naghintay ng matagal ang binata. Sa umpisa, hindi alam ni Jordan kung ano ang pakay ni Joel. Walang pakialam si Joel. Nang makuha ni Jordan ang gustong mangyari ni Joel, tinuloy na niya ito. Makalipas ang mga oras na yon, nagkatitigan si Joel at si Jordan. Parang nanumbalik ang ulirat ng binata at yumuko ito bigla na tila nahihiya sa nagawa niya. Naramdaman ito ni Joel. Pinatayo ni Joel si Jordan at niyapos ito at binulungan sa tenga na, "Huwag kang magalala, walang makakaalam. Atin-atin lang ito. Ako ang bahala dyan kay Mon." Ang pagbigay tiwala ni Joel kay Jordan. Walang makakaalam. At dun lang parang guminhawa ang binata.
Lumusob ulit silang tatlo sa ilog para tumawid dahil nasa kabila ng mga damit nila. Natigilan si Jordan at nakatingin ito sa malayo sa kabila ng ilog, sa may batuhan kung saan nakalatag ang kanilang pinagubaran. Napuna din ni Joel ang pagtigil ni Jordan at sinundan ng tingin ng binata. Sa kabilang dalampasigan, may taong nakatayo at kinabahan si Jordan. Nahuli ba sila at napanood nito ang naganap kanina? Wala sa kabilang tabi ng ilog, pinagmamasdan silang tatlong hubad na lalaki at nakahubad din ang nagmamasid. Dali-daling umahon ng dalawang sundalo, si Joel at Mon. Kinuha ang mga kasuotan na nakalatag sa batuhan at agad-agad na nagbihis. Tumangulang sila sa sundalong nakatayo sa tabi ng ilog na parang nahihiya sila. "Sige, Sarge, mauna na kami," ang sabi ni Joel. "Sige, Jordan." Tumangulang si Sarge Ardendulay at nginitian ang dalawang kaibigan niya habang umaalis ang mga ito pabalik sa kampo. "Kayo, Manggi, matipuno at may kalapatan ng dibdib at balikat." Matagal nang magkakilala ang dalawa dahil katiwalang kawani at driver ito ng ama ni Jordan. May lihim ding mainit na harutan na nangyari na sa dalawa, kung kaya mas lalong komportable si Sarge na tumayong nakahubad sa harap ni Jordan na tila walang bahid na kahiyan. Ngunit hindi makahawan si Jordan mula sa tubig dahil sa mainit na kaganapan kasama si Joel at Mon, at hindi pa siya natapos. Hindi mabasa sa palangiti at maamong mukha ni Sarge kung nasaksihan niya ang kaganapan sa kabilang dako ng ilog. Ninanais ni Jordan na hindi ito nakita. "Dumating na si Colonel Kembao. Hinahanap ka na ng ama mo. Sabay daw kayo maghapunan," ang bili ni Sarge bago ito lumusong sa tubig at maligo. Sa paglublob ni Sarge, mabilis na umahon si Jordan at sinuot ang shorts niya. "Magkita tayo mamayang gabi, pagkatapos ng hapunan ninyo ni Colonel," among kahay ni Sarge kay Jordan habang sinisenyal siya nito na bumalik sa kampo. Text tayo mamaya pagkatapos na kayo." Isang tiyak na pagngisi at nakakadudang kindat ang binigay ni Sarge kay Jordan bago ito lumisan pabalik sa kampo. Alas 9 na ng gabi. Isang oras na si Jordan na nakatihaya sa kama niya pagkatapos nilang maghapunan ng ama niya. Pagod daw si papa niya at kinabukasan ay aalis muli ito ng maaga pa. Kaya maaga pa rin nakabalik si Jordan sa kwarto niya. Nag-text si Sarge at po sa gate pipe, 9:30 p.m. Mabilis na naligo si Jordan. Nagsuot ng malinis na brief at shorts at lumang sando. Tila permanenteng nakasarado na ang gate pipe at ang outpost doon ay wala ng tao. Mabilis niya itong narating. 9:25 p.m. Madilim at walang tao. Biglang may sumutsot sa kanya. May nakita siyang nakasindi na sigarilyo sa loob ng outpost. Ngunit hindi niya makita kung sino. Dahan-dahang pumasok si Jordan at tanyo ni Charles ang naaaninag niya nang masanay na ang mga mata niya sa dilim. Walang pangita si Sarge. Lumang shoes na itim ang suot. Nakatsinelas lang. Nakasandal sa pasimano ng bintana. Tahimik at mainit ang gabi. Walang hangin. Sa paglapit ni Jordan, naaninag niya ang mapanuksong pagngisi ni Sarge. Sa dilim, mas lalong lumapad at malaman ang tingin ni Jordan sa katawan ng sundalo
dahil hindi naman ito gaano katangkad. Para kay Sarge, nakikita niya ang kinis ng matangkad at matikas na katawan ng binata. Tumango ang sundalo at lumapit si Jordan hanggang halos magkaharap sila. Pinatong ni Sarge ang parehong kamay niya sa balikat ni Jordan. Ramdam nito ang mahina ngunit may pagkapusigidong pagdiin nito. Bumalik ang panunuksong ngisi ng sundalo at hindi na nagduda si Jordan kung ano ang pakay nito. Tumiklop ang tuhod ng binata at dahan-dahan itong lumuhod sa harap ng Sargento. Walang himik. Nakangisi si Sarge. Hindi kayang suklian ni Jordan ng ngiting ito. Yumuko na lang ito. Hindi niya alam kung anong sumanib sa kanya sa mga oras na yon. Gigil na rin siya. Makaraan ng ilang sandali, hindi na nakatiis si Sarge. Nanlambot ang tuhod niya at pumalakda ito sa sahig. Unang bumangon si Jordan. Tumayo na rin si Sarge. Nakasubsob ang mukha ni Jordan sa dibdib ni Sarge at nakatingin sa malayo si Sarge. Sa labas ng bintana sa madilim na gabi, biglang nagulat si Sarge. Parang may naaninag siyang tao sa labas ng outpost. Nakita niya yung upos ng sagarilyong kasindi at biglang nawala ito. Hindi siya sigurado kung talagang may tao ba talaga o guni-guni lang niya o baka aninag lang ng kung ano. Agad niyang kinuha ang mga shorts niya at sabay silang nagsuot ng saplot. Shhh! Mahina niyang binalaan si Jordan. Dali, baka may tao. Mauna ka na umalis, Jordan, ang sabi ni Sarge. Dahan-dahan lang pagbalik sa kampo. At naiwan muna si Sarge na nagtatago sa dilim habang tahimik na lumalabas si Jordan sa outpost.